that doesn't have to come, MacArthur and Diamond evaluation. MacArthur and Diamond evaluation called Felisa and OBS Nurse. Calling up a Maganda, calling in Maganda, calling Maganda Ganda, calling Maggie Maganda on Porti, or calling me Maganda. So I thought you thought that. So warning them. Meron tayong guide para sa evaluation. So ipapakita muna sa inyo ngayon para malaman nyo in advance anong klaseng evaluation. Tingnan po natin ang page 3, doon natin guide for evaluation. Para alam nyo, anong gagawin? Kung gusto nyo mataas ng score, sino ba lang dito sa evaluation? Alam nyo in advance anong i-evaluating. So page 3, evaluation for a 2-for-2 Bible study, kapaliwanan ko po. Okay, number one, did the leader read the story dramatically with passion? Ang hug mo nang sabihin yes, kasi hindi pa nagawa eh. So, malalaman, malalaman. So, after this practicum, ang grupo nyo, mag-evaluate. Okay, ang leader natin, did he read dramatically with passion? Kung gano'n, pasado. Kung boring ang basa, basta. Okay, number two. Evaluation number two. Were the students able to visualize the story? Kung ang story ay kita nyo. Kung gano'n, magaling. Kung ang nakita nyo ay ding-ding lang, basta. Okay, number three. Evaluation. Did the leader ask the question and allow the students to make their own discoveries coming directly from the Holy Spirit? Kung gano'n ang nangyari, mahusay. Kung hindi, di mahusay. Okay, number four. Was the leader able to avoid lecturing and preaching a sermon? Kung ang leader ay hindi nag-lecture, hindi nag-preach ng sermon, magaling! Kung ang leader ay nag-preach ng sermon, basta! Hindi gano'n eh. So yan, alam nyo in advance. Yan ang evaluation natin. Afterwards, gagawin natin. So number five. Did the leader pass out the lesson at the right time after the questions about the story? Pag ibigay, bago magsimula. Yan ang mali ng maraming leader. Pag upo na, magbibigay siya ng lesson. Habang nagpapunto siya, ang mga estudyante, tumitingin dito. Pag tumitingin dito, sarado ang imagination. Ang masinita pa tayo. Ang gusto natin, yung top, yung pangkakas. Yung nagkakas. Ito ba yun? Yan ang gusto natin, makita nila. Pag ganoon, maganda. Okay, number six. Did the leader pray for every contract by name? Gaya natin, kung mangyari. Then number seven, was the leader well prepared? Gaya natin. So, yan ang ating gagawin pagkatapos ng practicum. Sa isang minuto, gagawa tayo ng practicum. Para gumawa ng practicum, bawat grupo, gagawin natin sabay-sabay sa time. So, sasabihin, kung kailan magsimula, sasabihin, ilang minuto, 2 minutes, 10 minutes, by a section, magtatapos tayo sabay-sabay, at dadating tayo sa next section sabay-sabay. So, tayong lahat, gagawin. Kanya-kanya ng grupo, pero pare-pareho ang ating time. Okay po ba? Okay. So, kung gano'n. Okay, una. First instruction. Meron kang awitan. So, leaders, ipapaliwanag nyo sa inyong grupo na meron kang awitan. Basahin nyo yung Psalms 92. Ayon sa Psalms 92, sabi ng salita ng Diyos, para magpuri tayo sa kanya, awitan natin siya. So by lesson 4, yung mga may bagong mangyayari tayo ng tayo. Meron silang kaligtasan at magsimula na silang mag-worship. So, hindi pwedeng basta ipasok sa agad ang worship. Kailangan paliwanag sa kanila. So, simple lang, paliwanag sa kanila.
Sabi ng Bible, dapat awitan natin si Lord. Yan ang ating gathering ngayon. So, counting preparation sa kanila. Okay, leaders, ayos ko ba? So, leaders, yan ang gathering ninyo sa inyong grupo. You have 30 seconds. Ready? Go! Magbabasa tayo sabay-sabay at sa sabot ay pohan ang webe at meron din ganito. Kaya dapat sa Bible study meron ganito. Ang dahilan ay every week magbabasa mo sa sabot ay pohan ang webe. Yung magandang katotohanan talagang isa-tanong sa kanilang puso. After a few weeks, nasa ulo ng just read it every week, tatlong beses. So, darating ang araw, titigo ang sinang mag-share ng gospel. We'll get to that lesson in a few weeks. Yung mga baguhan, titigo ang sinang mag-share ng gospel. Using Ephesians 3 the moment. So, ngayon, ihahanda natin sila. Every week, magbabasa. Pagdating sa lesson na yan, na sila ay mag-share ng Ephesians 3 the moment, memorize na. So, maraming patinabang. So, starting with this lesson, every week, magbabasa. Chapter 289, sabay-sabay. So, meron ganyan sa Bible study. Dedicate sa dinding, season 289. Ngayon sa aming bigay, maraming bahay, may dito na season 289 sa bahay nila. So, maganda. Pasok sa bahay, season 289 ang makikita. Tapos, kanya-kanya. Kanya-kanya. Okay, so leader, tulungan ninyo yung grupo, dyan sa grupo nyo, magbasa kayo, sabay-sabay sa grupo nyo, tatlong beses. Okay, leader, ready, go. Gagawin ninyo ang follow-up. So, halimbawa, fourth Bible study na ito. Ang inyong kasama sa grupo, halimbawa, umatend na sa lesson 1, 2, and 3. So, mag-follow-up na kayo sa kanila para malaman kumusta ang kanilang implementation. Kayong mga group members, RK na kayo. RK. Halimbawa, fourth time Bible study. Hindi na kayo pastor. Hindi na. Hindi rin first time Bible study. Fourth Bible study na. So, pag nandiyan na, imagine na lang anong nagawa na. Okay? So, bawat leader, gawin na natin ang follow-up. You have 3 minutes to do your follow-up. Ready? Go! So, leader, patanin yung bawat isa sa grupo, yung tanong dyan, ang hindi question, kung kaya na patayo sa problema ng leader, patatigin sa ng Diyos, ano man sa sagot. So, mga group members, I say for Bible study. By this time, marami na yung tamang sagot. Meron iba, malabo pa ng konti. So, I say na kayo. Okay, you have 2 minutes. Ready? Go! Leader, partner sila. Partner. You have 15 seconds. Para mag-partner sila. Leader, silunan sila. Leaders, magbibigyan ng intro to the story. Mahalaga po ang intro. Ikaw nakita ko sa maraming leaders, diretso sa story, walang intro. Dapat may konting-konting intro. Para yung mga group members ang nasa isip nila ay, oh, mahalaga ito. Kailangan ko ito. Gusto ko malaman ito. Konting pampahanda sa kanila. Dapat maramdaman nila ay, oh, kailangan ko ito. So ito ay preparation para maging handa sila. Maraming leaders, did they write the story, no intro, mabibigla. The intro does not have to be long. Meron nakasulat sa Bible study guide. Kung babasahin na lang, sapat na yun. Kung meron kayong ibang intro, okay din. Pero meron na mag-jam for our new leaders. All they have to do is read it. Simple lang, it's enough. Okay, leaders, you have 15 seconds. 15? You have, yes, 15 seconds to give the intro. Ready? Go. Ang leader ay magbabasa ng kwento, tapos isang numero ang leader. Tapos magbabasa ang leader for the second time,
Hindi bang pwede, uuli. Tapos yung leader magbabasa for the third time. So tatlong beses magbabasa, every time, one of the partners repeats the story as best they can. Leader, bahala ka, isang gabay sa kanila. You have 8 minutes. 8 minutes. Ready? Go! So you have 15 seconds for my distribute. Ready? Distribute. Today, next instruction. Tibunan nyo ang member ng grupo para makita nila yung dagdagin nyo sa lesson nila. So tibunan sila, makita nyo ang dagdagin nyo, tapos later, magbabasa ka ng dagdagin nyo. So you have 30 seconds. Ready? Okay, you have 2 minutes, tanungin yung bawat isa. Ready? Go. Next discussion, leader. Tanungin ang lahat kung sila ay nakasatiwa, kung sila ay nakasatiwa. 1 minute para tanungin sila ang lahat. Go. Hamunin ang miyembro ng grupo na sila ay gagamitin ni Lord para mag-share sa iba. Yung mga miyembro ng grupo, buti na lang anak ng Diyos na kung sumasampala tayo. Pero meron silang kilala, di pa anak ng Diyos. Sila ang gagamitin para mag-share sa iba, para yung kilala niya ay maging anak ng Diyos. Say, leaders, come on, give your best vision casting in 2 minutes. Ready? Go! Para maging handang mag-share, mag-practice na. So mag-practice na sila mangina sa lesson. So bilang leader, gabayan sila by partners, isang magbabasa ng konti, isang magkatanong. Yung iba ay sasagot. Yung gagawin by partners. After that, yung iba mag-practice maging leader. Yung iba magbabasa ng konti, isang magkatanong, kabila ang sasagot. So bilang leader, gabayan mo sila, sila ay magpa-practice maging leader. Okay? We have 12 minutes para mag-practice ilang lahat maging leader na. So, tanungin natin, ano ang gagawin ng bawat member ng grupo? May Bible study mo? Anong gagawin nila? So, Arthur, mga group members, leaders, tanungin sila, action plan. Meron tayong 3 minutes. Ready? Go! So, join sa inyong grupo, magkakaroon kayo ng evaluation tungkol sa takbo ng inyong grupo. Para mag-evaluate, gamitin yung 7 guidelines dyan. So, kung lahat na yan, sabihin sa inyong leader, magaling!
phone him there, to be him out. Next time around, next time around. Okay, so people, for example, in your group, take 5 minutes, my friend telling him discussion and evaluation, bring forth a human Bible study for him. Running guidelines, John to page 3. Okay, so people, 5 minutes. And that is a group of, among group members, might be done an affirmation for group leaders. Lahat ng mabuti ng ginawa. Lahat ng mabuti. Doon sa kanya. Anong lahat ng mabuti ng ginawa? So, gana tayong 2 minutes para mag-affirm. Next na gagawin, magbibigay sa inyong leader, mga group members, sasabihin sa inyong leader, isang mong kahilan for improvement. Kung meron. Kung maraming kakulangan, kung maraming sa inyong mong kahilan, tigilin. Isa lang. Okay? You have 30 seconds para mabigay isang mong kahilan for improvement. Thank you for it. What has become even clearer to you about leading people to Bible studies after participating in this practice? So, my friend and I are two demos. Last week, we've been running along in lesson. Now, it's on practice. We're doing a demo, practice on the night. So after doing this practicum, ano na ang mas malinaw sa inyo kung ano ang people who Bible study? Pwede ko ba? Mag-train sa grupo for 3 minutes. Ano ang mas malinaw sa grupo?